kotse at motorsiklo nang makatanggap sila ng notice. Nababataki na raw ang mga ito ng financing company at banko. Ang inutangan kasi nilang kumbanya, hindi raw pala nagre-remit ng kanilang bayad sa financing company at banko. Panluloko nilang ginawa nila, hindi nakakapagsalita eh. Sasakyan na, magiging bato pa? Lalabas! Asan nga? Kanina pa lalabas ah! Nitong nakaraang linggo, binatak ng bangko ang motorsiklong ito matapos hindi mabayaran ng tatlong buwan. Binawi raw ng bangko ang motorsiklong ito matapos madelay ng ilang buwan ang pagbabayad. Lakad sila pumasok sa isang financing loan sa kumpanyang DigiCars Auto Trading. Tulad nila, nag-loan din ng motor sa DigiCar si Joma Reyes, 20 taong gulang. Umulan man o umaraw, walang pagod sa pagkayod bilang isang delivery rider si Jomar. Ang kinikita mula rito, iniipon niya para sa kanyang tuition fee. Nasa second year college na si Jomar sa kursong hospitality management. Isang ko lang po kasi yung kinikita ng brother ko para sa amin. Yung mga project po sa schools, hindi po kaya mabili. Kaya pinursyo ko po yung pagiging rider. Kaya mahalaga para sa kanya ang trabaho bilang delivery rider. Kung mawala po yung motor ko is tingin ko po hindi po kaya. Gusto ko po sanang makapagtapos ng pag-aaral. Pero nanganganib na mawala ngayon ang kanyang hanap buhay. Nakatanggap kasi siya ng demand letter mula sa bangko. Nakasaad dito, nababataki na ang kanyang motorsiklo dahil sa 2 buwang hindi niya pagbabayad ng monthly amortization nito. August 2022, na mag-apply si Jomar ng motorcycle loan mula sa kumpanyang DigiCars Auto Trading. Nagpakilalang isang merchandise broker ang DigiCars. Ibig sabihin, ang offer sa kanya ng DigiCars, bayaran ang 50% ng kabuang halaga ng motorsiklo na nagkakahalaga ng 80,500 pesos. Ang lalong nagpakagat sa kanya sa offer, magiging 923 pesos na lamang daw ang monthly payment niya sa Kalip na 5,000 pesos para sa natitirang 50% sa loob ng 2 taon. Kaya daw mababa yung hulog namin, ma'am, kasi ano po eh, parang yung binayad po namin sa kanila is pinapa-ikot din po nila para po ini-invest siya, ma'am. Maayos naman daw ang pagbabayad ng kumpanya mula September 2022 hanggang February 2023. Pero laking gulat nga nang bigla na lamang siyang makatanggap ng demand letter o kasulatan kung saan nakasaad na 2 buwan raw hindi nababayaran ng kanyang motorsiklo na nagkakahalaga ng 11,390 pesos. Mas nakakatakot po doon nun is baka po isang araw biglang wala na po yung motor ko. Pero hindi pala siya nag-iisa. Ilang mensahe ang ipinadala sa Facebook page ng resibo. Biktima rin daw sila ng modus ng kumpanya. Pero gustuhin man ni Jomar at ng iba pang biktima na puntahan ang opisina ng DigiCars para hindi mauwi sa wala ang binayad nila sa kumpanya. Sarado naman ang opisina nito noong May 1. Kinabukasan, nag-anunsyo ang CEO ng DigiCars na si Reynaldo Calda na muli itong magbubukas ng May 22. Explain lang po namin no, bakit po tayo nagkaroon ng temporary closure itong week na to. Una, para makapag-payments po tayo ng maayos. Si DigiCars Auto Trading po ay hindi po magsasara. But magre-resume din naman po tayo May 22 po. Kaya umaga pa lang ng May 22, humarurot na si Jomar papuntang DigiCars office sa Timog Avenue, Quezon City. Pagdating sa lokasyon, tumambad sa amin ang nasa higit 100 kliyente ng DigiCars. Marami sa kanila, iisa ang reklamo. Ilang buwan daw na hindi nakapagbayad o nakapag-remit sa bangko ang DigiCars para sa mga kinuha nilang mga sasakyan at motorsiklo. Ano kayo, wala pa? Ako rin, sir. Nakapagulo lang kasi, sir. Ginagawa niyo kami. Sir, bago lang ako, ganito agad ako. Dito namin naabutan si Nanay Chona, kasama ang kanyang anak na isang PWD o Person with Disability. Dahil hindi nakaririnig at nakapagsasalita ang anak, siya ang nagsisilbing tenga at bibig ng kanyang anak. Lahat ng transaksyon na inaano niya, ako ang kailangan kasama. Kumbaga, pinaunawa ko sa kanya. Tapos yun ang kinasasama ng loob ko. Bakit nila tiyanggap na may problema pala? Kasi ang concern ko yung anak mo eh. Mamaya kung ano pang maisipan ito eh. Ang pakay nila,
mabawi na lamang ang 41,000 pesos na hinulog para sa motorsiklo. Matagal niyang inipon, nag-loan siya sa SS. Nag-ano siya, yung e-bike niya, ibininta niya para makaipon siya ng 41,000. Tapos ngayon, ganyan ang gagawin. Panluloko nila ang ginawa nila, hindi nakakapagsalita eh. Diba? Susunod! Matapos ang maghapong paghihintay, isang anunsyo ang inilabas ng DigiCars. Ano ang kahihinatnan ng daing nina Jomar at ng iba pa? Opo, kakausapin ka na, singko na. At ang pag-abang naghihintay si Jomar kasama ang iba pang kliyenteng nagre-reklamo laban sa kumpanyang DigiCars, isang announcement ang inilabas. Opo, kakausapin ka na, singko na. Makikipag-usap daw ang kanilang kampo pero sa pamamagitan lamang ng isang video call. Ganito po. May mayari nga, bakit ka na nawawala? Hindi po. Nawawala yung mayari. Habang ipinaliliwanag online ng isang kinatawa ng DigiCars ang magiging proseso sa reimbursement o pagsasauli ng pera, biglang nagkainitan ang dalawang panig. Ayun ang gusto namin mangyari, balik yung pera. Sir, tinatanong ako kung gusto ko mangyari. Pero paano ko sabihin ko sa gusto mong mangyari nga? Sir, sasabihin ko kung gusto mong mangyari. Sir, kung gusto mong mangyari, ibalik yung pera! Ilang sandali pa, tinapos ang video call. Lumipas ang maghapon na walang napala ang mga kliyente pumunta sa opisina ng araw na iyon. Nitong May 23, sinamakan ng resibo ang grupo ni na Jomar at Nanay Jonna sa National Bureau of Investigation o NBI. Lumalabas sa investigasyon nila na rehistrado sa Securities and Exchange Commission o SEC ang DigiCars bilang isang wholesale and retail trade, repair of motor vehicle and motorcycle. Isa sa tinitingnan natin kasi para kasi maging pwede ka mag-accept ng investment o pumasok sa isang financial business, dapat may secondary license ka nun. Hindi enough na yung may SAC ka lang, pwede ka na mag-accept ng investment or other financial investments or financial business. Dapat kumuha ka ng secondary license for that. Sa resibong ito mula sa DigiCars Auto Trading, nakapangalan si Reynaldo Calda bilang president and CEO ng kumpanya. Sinubukan ng resibo na kunin ang panig ng DigiCars Auto Trading. Mga kapuso, sa ika-anim na palapag ng gusaling ito, nag-uopisina ng panig. Susubukin natin na makuha kung ano ang kanilang panindigan, ang kanilang katayuan hinggil po sa reklamong ito. Susubukin natin kumatok at magtanong kung meron pang personal, pati na ho doon sa 6th floor ng building na ito. Mga kapuso, sinubok nating makuha ng panig ang DigiCars. Pero gaya po ng ating naranasan, wala hong humarap dahil unang-una yung showroom sarado. Hindi na rin po tayo pinapanik ng building manager sa ika-anim na palapag kung saan sila nag-oopisina. So, ang lumalabas mga kapuso, dalawang araw mula nang ito'y magbukas, matapos ding dumugin ng mga complainant, sila po ay nagsara. At hanggang sa mga oras na ito, nananatili ang kanilang opisina, misto lang inabandona. Samantala, tuluyan ang nagsampa ng reklamo ang 10 sa mga biktima umano ng DigiCars. Pwede siyang pumasok sa estapa under the revised penal code tsaka sa revised corporation code. Estapa, ito kasi, yung negosyo nila, parang lumalabas na meron silang misrepresentation. So, sinasabi nila na ganito ang lisensya nila sa negosyo nila ay ganito, pero iba yung ginagawa nila. Pag nakita natin sa investigasyon natin ay na-violate din nila ito, kakasuhan din natin sila dito. Matapos ang nangyaring pagre-reklamo sa NBI, nakahinga raw ng maluwag si Nanay Jonna at Jomar. Na-explain ko sa kanya na mayroon tayong pag-asa na, kumbaga, step one pa lang to. Kasi, iiyak ako sa, hindi yung iyak ko na ano na, iiyak ako dahil at least mayroon patutunguhan itong pinaglalaman namin. Nagkaroon po ako ng pag-asa na mambigyan ng ustisya yung pera na binitawan namin. Pag naging okay po ito is maging smooth na rin po yung pag-aaral ko at yung pagbubiyahe ko. Balikan natin ang kaso ng resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangin. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may...